Dali lang! Ito, hindi ka makapaghintay. Masasaktan ka pa eh. Pasok! The normal basis for plot in a story is some kind of conflict. Now, my question for you, what is conflict? Guys, nasa tamang lane ako. Tingnan mo nga yan. Tingnan mo nga yung posisyon ng kotse mo. Maling-mali ako, kinakat mo ako. Teka. Tingnan mo nga! Paano magiging kasalanan ko? Ikaw nga ito kumakat na hindi sumisenyas. Anong hindi sumisenyas, ha? Tingnan mo nga yung kotse mo. Maling-mali yung posisyon, oh. Paano magiging mali yung posisyon? Ikaw mo nga yung pwesto ng kotse. Ikaw ang nasa maling lane. Nasa ikaw tamang lane ako. Sandali ikaw ang sumisingit. Sandali. Pag-usapan natin na maayos to dahil wala nang mga dadaan sa init ng ulo, hindi ba? Eh, siya naman tumainit ang ulo. Eh, sila pala talaga to eh. Ikaw pong ayaw na dahil lang. At asas ang boses mo. Kitang-kita naman. Ako yung bilanggaw. Mapapakit mo na ba? Nasa tamang lane ako. Kaya ka nabangga kasi ang bilis-bilis mong magpatakbo at hindi ka marunong gumamit ng preno. Hoy! Nakikinig ba kayo sa akin? Ha? Ano bang problema niyong dalawa, ha? Ikaw, ano bang problema mo? Eto ako, oh, nandito na ako, tutulong na, oh, dakdak ka ng dakdak. Nagpapaliwanag lang naman ako, ha? Oh, yun, ang sabihin mo, magpaliwanag ka ng maayos. Ang dami mong satsat, wala ko naiintindihan. Manhimik ka dyan. Ano nangyari? Eto yung report. Sige, maghintay ka lang muna sandali dyan na natapusin ko lang itong report para sa insurance. Pwede ba magtanong? Seryoso ka ba? Alam ko kasi na yung apelido mo, Castro. Pero pwede bang malaman yung first name mo? Bakit? Labag ba sa batas na malaman yung pangalan mo? George. George sa pangalan ko. George. At ikaw si... Cecilio... Murillo? Cecil na lang. Cecil ang pangalan mo. Pwede ba magtanong ng isa pa? Ano ba to? Interview? May cellphone ka? Oo naman. Yung cellphone mo, may number? Nakakaloko ka na. At bakit mo ibigay yung cellphone number mo sa akin? Dinidiskartehan mo ba? Hindi ko pa alam. Kasi kung dinidiskartehan mo ako, ginulat mo ako, at ang baduy mo. So ano ang cellphone number mo? Ano? Kanina mo pa pinanggigigilan yung cellphone mo, Cecilio. Uy! Ha? Ano yan? Sabi ko, kanina ka pa text nag-text dyan. Oo nga. Kala ko ba wala kang pasensya sa texting? Sabi mo pa nga, nakakasira ng spelling yung texting niyan, di ba? Dahil lahat na lang ng vowels nawawala. Sandali. Sino ba yung ka-text mo? Ha? Wala. Kaibigan ko lang. Kaibigan? For sure naman, super close kayo. Dahil tingnan mo naman yung hinlalaki mo, no? Na mamagana sa kaka-text. Sino kaya yun? Hey! Mars! Oh! Utang na loob? Tawagan mo na kung sino man yung Judas na yan! Kanina pa yan, ha? Nakadikit na dito sa utak ko yung text alert tone mo, eh. Paulit-ulit. Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw ba, eh, naglilihim na naman? Hindi. Eh, paano naman nakakapanibago ka, eh? Oh, tinan mo, walang humpay ang kaka-text mo. Imposible na ng nanay at tatay mo lang kabatuhan mo ng text dyan. Sino yan, ha? Chismosa ka? Naku, ikaw palusot ka pa dyan, ha? Lalaki yan, oh. Ha? Aminin mo na kasi sa akin, ikaw talaga, oh. Ang cheap, Mars. Cheap. Tantalan mo ako. Uy, hindi mo ba alam? Dito sa Maynila, outnumbered na natin mga kababaihan ang mga kalalakihan na yan. Ang ratio ay 3:1. At doon sa 1 na yun ang mga kalalakihan, karamihan pa doon, ha? Kundi mga may asawa, mga bading na katulad ng mga yan. Kaya ako sa'yo, bilis-bilisan mo na. Stiff ang competition ngayon. At saan mo naman nakuha yung impormasyon mo yan? Saan pa?
sa radyo ni Corina. Oh. Reliable yan, ha? Hindi na to basta chismis. Ewan ko sa'yo. Oh, ano na lang, isa ka pa? Ano, ano problema? Ano, ha? Ano? Hoy, si George, nagdadalaga na. Ah! Oh. Blush on you. Masalit ka. Ano nangyayalam ito mga to? Wala lang mag-isip ko anong gusto mong panoorin. Ikaw naman ang nag-imbita eh. Paano nga kung hindi mo magustuhan yung pelikulang pinili ko? Eh kung mag-bowling naman kaya tayo for a change. Eh, hindi naman ako marunong mag-bowling. O siya, de badminton na lang. Ako. Parang wala yata ako talagang kapag-apag-asa pagdating dyan sa badminton. Ano bang sport ang ginagawa mo? Chess. Chess? Diyos mo, para namang malabong magdamag tayo mag-chess dalawa, no? O siya, sige na, di ba na mag-sini na lang tayo. Basta ayoko nang iyakan. Trabaho mo na ako! O, sige na, sige na! George! George! Nung naabutan namin yung lalaki, binubugbog na ng tatlo pang lalaki. Bali, tatlong tadya nga ata ang nabaling buto doon sa mama. Kawawa naman. Maswerte nga siya, buhay nung dinala namin sa ospital eh. At mas maganda kasi nabawi yung cellphone, nahuli pa yung snatcher. Di okay, everybody happy. Parang ano, parang delikado pala yung trabaho mo. Ay, hindi. Normal lang, parang trabaho mo lang. Hindi naman ata. Saan mo naman nabili to? Hindi ko binili yan. Ako ang nag-bake niyan. Sige, tikman mo. Sabi mo sa akin kung masarap. Ayos. Siya ang nag-bake ng lemon squares? Ay, kuya. Sige. Ano naman ang katakataka doon, ano? Hoy, ang dami ng lalaki na nagtatake up ng HRM ngayon at culinary. At saka, ano ka ba? Ang pinakamagaling na mga tao sa kusina ay mga lalaki. Kaya walang bago doon. Okay. Mark? Marunong din daw siyang manahe. Tanungin mo, baka marunong mag-manicure. O kaya ano, ma'am, baka marunong mag-riban. Pariban tayo. Pero tapos, pakulot tayo. Di ba? Hmm? Ano nga? Sigurado ka bang ayaw mo magkape? Ses, mag-aalas 6 na ng gabi. Pag nagkape pa tayo, hindi na ako makakatulog nito. Ang aga pa ng pasok ko bukas. G. Pwede ba magtanong? Bakit ba hindi mo ko pinapayagang ngayon kita sa bahay? Eh kasi pareho tayo may sasakyan. Pag ngayon mo ko sa bahay ko, ibig sabihin nun, it's either iiwanan ko yung sasakyan ko sa parking lot or magkoconvoy tayo pauwi ng bahay ko na magmumukha naman tayong tanga at aksayado sa gasin, di ba? Bakit di mo ko pinapayagang dumalaw sa bahay ninyo? Strict nga kasi yung parents ko. G, 30 ka na. Alam ko. Tsaka para ka nga, oh. Alam ko naman, eh. Hindi naman yung sinabi ko sa tatay ko, eh. Anong gagawin ko? Ayaw makinig sa akin. Kung yun lang ang gusto ng tatay mo, di dapat ang ginawa niya sa inyong magkakapatid. Pinasok niya kayo sa kumbento, tapos pinagmadre, para aalayan na lang niya kayo ng itlog kung kaya niyang umulan. Hindi na pa pwede magmadre dahil nga nabuntis na yung ate ko, no? So, good night na. Text-text na lang, ha? Sinabi ko na ba sa'yo na pwede mo akong halikan?
Sorry. Akala ko lang kasi... Okay na eh. Bagal mo nga eh. Itong pagka-date nating dalawa, may patutunguhan ba to? Ano, mag-shota na ba tayo? Kasi tagal na eh, walang nangyayari. Ikaw. Maku-okay lang. So, okay lang sa'yo na maging tayo na? Okay lang. Okay sa'yo? Okay. O, good night na. Good night. Good night. Night. Suta ako, parak. Sandali, sandali. Dahan-dahan lang. So, boyfriend mo na nga yung lalaki yan. Oo, no? Eh, bakit ni Anino ng lalaki? Hindi namin nakita. Okay ka lang, Denise. Gusto mong pagbumisita dito si Cecil sa akin, gusto mong gawin target practice ng tatay yun. Palagay mo naman, hindi darating ang panahon na makikilala yan ni tatay. Ang balak mo. Eh, sasakluban mo ng sako sa ulo pag bumibisita dito para hindi ma-positive identification? Ate, ano ka ba? Parang hindi mo kilala yan si tatay. Kung bibisitahin ako ni Cecil dito at nakita siya ng tatay, hindi kaya layasan ako ng boyfriend ko? Alam mo naman kung gaano kabalahura yung tatay natin pagdating sa mga nanliligaw, no? Eh, di ba kaya nga ako nabuntis? Kasi, banditong dumalaw yung mga lalaki. Kaya, kami ng boyfriend ko, nagkwento na lang kami sa motel. At nung mawala na kami mapagkwentuhan, Dami sinasabi. Uy, quiet na kahit dyan na si Hitler. Bakit ba kayong tatlong Maria eh, bulungan ng bulungan? Para kayong malam mo ka. Tayong kikwentuhan lang. Uy, Denise, sinabihan mo na ba yung bobong makulit na lalaki yun na hindi ka pwede ligawan? Napaka-arte naman ng tisoy na yun. Ano ba yung bading? After all these years, baka naman sabihin ninyo, I still have this resentment in my heart. Wala na. Wala na talaga, I promise. Nilive ko na lahat kay Lord, lahat ng mga hinalakit, sama ng loob ko sa tatay niyo dahil iniwan tayo at ipinagpalit tayo sa isang good-for-nothing sinumpang taratita at mukhang bisugong babaeng yon. I have forgiven him. Ma, enough na. Ma-upset ka na naman yan eh. Pero, ma-upset. Pero nakusap ko si Tito Roland, masaya naman daw si Daddy sa state kasama niyang kanyang girlfriend eh. Of course not! Hindi siya masaya! Who told you that? Of course not, he's not happy. Kunwari lang yun masaya sa kabit niya. Pero miserable siya, malungkot siya at hindi siya love ni Lord. Dahil iniwan niya tayo. Besides, nandiyan naman kayong dalawa, di ba? So, hindi ko na siya kailangan. Dahil alam ko nandiyan kayong dalawa para alagaan ako. At hindi niyo ko iiwan, di ba? Hindi ba? Hindi niyo ko iiwan, Cecilio? Ses, pamilya ko. Si Ate Charlie, si Denise, si Toby, pamangking ko, anak ni Ate Charlie, si nanay tsaka si tatay ko. Si Cecil po. Good evening po. Ano pangalan niya? Cecil po. Cecil? Eh, hindi ba pangalan ng babae yun? Ay, Cecilio talaga tayo yung buo niyang pangalan. Ay, tuloy, pasok ka. Feel at home. Ay, puto. Gaano ba katagal kakilala itong anak ko? Noong February po, tay, kami nagkakilala. February? Nagkakilala kami sa May Kamuning kasi nabangga yung kotse niya. Ako yung nag-investigate, tsaka ako rin yung gumawa ng report. Teka. May February kayo nagkakilala. Ang sabi mo, 2 months na kayong mag-shota, hindi ba? 2 months pa lang kayong magkakilala. Sinagot mo na itong mukong na to. Nakita ko na po si Mr. Murillo. Nag-English teacher siya ng kaibigan ko dati. English teacher?
Anak ng puti naman buhay to. Nagtuturo ka ng grammar, pa sentence, noun, pronoun, ganun. Uy! Favorite subject ko yung English. Tumigil ka nga dyan, Cheden. Kung magaling ka dyan sa English, eh, bakit nabubulol ka pag ini-English ka na kausap mo? May tanong ko lang, ah. Mayaman ka ba? Anong plano mo sa future? Georgie, this is my mom and my brother, June. Good evening po. Hi, we've heard so much about you from Kuya. Mami. Cecilio, why? Why what? Why are you doing this to me? Mami, ano bang ginawa akong ikinakagalit mo? Look, Cecilio, don't ever think I don't like her. I do. I really do. Ayun naman pala eh. You like George naman. So what's the problem? I like her, but not for your brother. Ma, you never really liked any girl for just... Tsaka ma, sa tingin ko naman, etong utol ko tsaka ako, we're old enough to choose our own girls, diba? Huwag mong pamukha sa akin yan, ha? I'm your mother. Inira lang kita. Nang galing ka sa tiyan ko. So I know what's best for you. And that woman, I like her. But not for you. George? Sigurado ka bang ayos lang akong dumalaw dito sa inyo? Ceci, kung hindi kita dalaw dito, kailan mo pa makikilala yung pamilya ko? Ayos ka na. Ay, mag-juice ka muna, oh, tsaka mamon. Salamat po. Uy, masarap yung mamon na yan. Specialty yan dun sa panideria sa kanto. Sir, kayo po gusto ninyo? Busog pa ako. Tay, baka naman pwede mong pagpabukas yung paglilinis niyang baril mo. Alam mo na. Alin nyo alam ko na? Alam mo na na may bisita. O ano? May problema ba? May problema ka ba dito sa ginagawa ko? Wala po. Wala naman pala eh. Ako na, ako na. Sige. Hello? Hello? Good afternoon po. Good afternoon? Si George po ito. Andiyan po ba si Cecil? Wala eh. Usually po kasi kapag naka-off na yung phone niya, nasa bahay na po siya. Wala nga eh. Tumawag ka na lang ulit, ha? Bye! Ay, paing yung tawag ng tawag lang din. Ma'am! Mami! Ay! Ma'am! Nag-ring ba yung telepono? Hindi. Ah, kala ko nag-ring. Ah, oo, pero wrong number. Ah, sige. Bye. G, ang problema, pansin ko kanina ka pa matamlay, eh. Ses, may natanong ako sa'yo. Tanong ka magugulat, ha? Ano ba talagang plano mo sa akin? What do you mean? Okay, sige, magprangkahan na nga tayo. Alam kong alam mo na hindi ka gusto ng tatay ko. Alam ko rin na alam mong alam ko na hindi rin ako gusto ng nanay mo. Gee, gusto ka ni Mami. Ah, okay. Kaya pala tuwing tumatawag ako sa bahay niya, binabagsakan niya ako ng telepono. Eh, walang pansinin yung moody lang yun. Wala nung iniwan ni Daddy. Kaya mo, balang araw magugustuhan ka rin. Eh, paano kung hindi dumating yung araw na yun? Ay, yung airpot mo. Paano kung never na ako magustuhan? So, ganito na lang tayo lagi?
paninindigan na ba natin nung kabaduhin na to at sasabihin natin sa isa't isa, let's just be friends? Teka lang muna. Are you breaking up with me? Hindi. Rephrase natin yung question, ha? Kung papipiliin ka, sino paninindigan mo? Nanay mo o ako? Hindi nga makasagot. Eh, ano naman kasing klaseng tanong yan? Ikaw, sige, papiliin kita. Ako o tatay mo? Alam mo, sis. Kayang-kaya kong sabutin yung tanong mong yan, eh. Ang nakakalungkot lang. Ikaw, hindi mo alam kung ano yung sasagot mo sa tanong mo. Eh, di mabuti nga. Habang maaga pa lang, nakikita mo na yung pagkataong lalaking yan. Alam mo, sa bagay ngayon, bihirang-bihira na talaga makakita ka ng matinong lalaki. Kung di man durugas, manyak. Eh, akala ko nga kasi okay na itong si Cecil. Kaya alam, ang torpe, men eh. Ang torpe. Tsaka parang dumidede pa rin hanggang ngayon sa nanay niya. Eh, hindi mo ba natunugan yun, Georgina? Eh, nagbe-bake ng cake, ano, at saka parang mas magaling pa sa'yo yung mamlansya at kung magbanyo, kung mahigit isang oras o to. Oy, oy, oy! Ano naman ang pinagkukumperensya? Hanin yung magkapatid. Ito, sinig ah. Oy, umiiyak ka ba, Georgina? Ay, hindi. Nak, ganyan talaga. Pag nagka-boyfriend, kapackage deal yung problema. Wala naman nagka-relasyon ng hindi na problema eh. Ayoko nang nasasama ako sa mga ganyan. Ayoko nang boyfriend. Nak, normal lang yan. At saka, 30 ka na. Ay, naku, Nay. Kaya nga pinatulan ko na itong isang to kasi mukhang pwede na naman kami. Tapos ngayon parang hindi na naman kami pwede. Tapos parang nako-confuse na ako nang nako-confuse nang nako-confuse. Ayoko lang ganito, Nay. Bakit, Nak? Napamahal na talaga sa'yo si Bolivia. Uy! Uy, anak, lovable naman siya. Tsaka masarap siya magluto. Alam nyo, pero na ako napapansin eh. Sis, matanong ko lang, bakit ba tayo-tayimik mo? Wala yatang nag-text, ha? Alam ko na, siguro nag-away sila nung secret textmate niya. Pwede ba? Ayoko nang pag-usapan yan. Sis, sino ba talaga yung babae yan, ha? Babae ba yan? O ano ba talaga yan? Ano bang napaka-big secret na yan, ha? Ano ba yung mystery ng babae? Oh my God! Nagkakagulo! Walis na tayo! Sis! Silio! Uy! Sis! Patay na ba ako? Walang pulis sa langit, no? Dige na, tumayo ka na siya. Okay ka lang ba? Salamat, ha. Ang tapang-tapang mo pala. Pinagtanggol mo pa ako. Hindi pa ako naka-experience ng ganyan sa boyfriend ko. George, I love you. Oh. Okay. I love you too. Something very important to tell you. Mm-hmm. Magpapakasal na po kami ni George. Pakakasalan mo yung pulis? Bro! That's wonderful! Bro, congrats, man! Married, man! Married!
I'm fine. Nay, Tay, Ate Charlie, then may sasabihin sana kami sa ni Cecil. Ano yun, anak? Tay, Nay. Utang na loob. Huwag mo na sabihin. Tay, patapusin mo muna kaya ako. Parang alam ko na kung ano yung sasabihin nyo eh. Tay, ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw na kaya magsabi. Magpapasa na ang buko ni George. Tay. Bakit yun? Bakit? Bakit yun? Tay. Tay. Bakit yun lalaki yun? Anak na puta ka! Teacher! 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 Tay? Tay, gusto mo ng tubig? So, you're the father? Ikaw pala, nanay. Oh, what a cute boy! And where's the father of this cute baby? Wala po akong asawa. Naanakan lang po ako. Oh! Okay. It happens. Oh, nanay, she's so proud pa. So, kain na tayo? Sa hirap at ginhawa, sa ligaya at dalamhati, sa kapansanan at kalusugan, kayo ay magsasama at magiging isa. Binibindisyonan ko kayo sa inyong samahan. At mula sa saglit na ito, kayo ay kikilala ni Mr. and Mrs. Cecilio Murillo.